Hi guys, this is Toy Friendly Unbox and welcome back to our show. And today, itutuloy natin yung review natin sa Vault S5 Legacy. They just released episodes 6 to 10. So, yan ang re-review natin ngayon. And FYI, nasa ano pa rin sila, flashback episodes. So, yan, medyo himayin natin ng konti and babanggitin natin yung mga key points in the story, yung key plot points. And we'll give you a review and rundown of all of the happenings going on the series. So before anything else, please like, comment, and subscribe to our channel. And don't forget to hit that notification bell for announcements and future unboxing episodes and special episodes. And also, if you have any toy or searching for toys, please go to our toy shop. Online toy shop, which is www.facebook.com/toyfriendly. And yon, tuloy na natin. So last time, episode 5, nagkaroon na ng glimpse dun sa Vault S5 robot. Pinakita dun sa mga recruits or dun sa trainees. Kasama sila yung brothers, Big Bird, Steve, and pinakita rin kay Mark and Jamie dun sa main characters, not main pilots, and the other characters. Pinakita sa kanila yung glimpse ni Vault S5. And, yun, syempre, namangha sila. And, now, going forward, ito, episode 6, episode 6 to 10, no? Marami tayong nakitang mga scenes na significant. So, let's start off with episode 6. Bumalik si Hrothgar dun sa Bozania. Diba? Lumipad siya doon. Kasi nga, may pangako siya, diba? Babalik siya doon. At, tutulungan niya yung mga naiwan niya doon na friends, and tutulungan siguro, kakaroon ng revolution or something, may plano siya. Pero dun sa episode 6 naka-encounter na niya si Zardos, na alam naman natin na anak niya yun kay Rosalia, yung una niyang asawa. Sino yung naka-encounter sila? Pinakita dito yung backdrop ng Bozania. Yun yung nakita natin sa cinematic experience, diba? Na na-review natin the past ilang episodes. And dito rin nakita natin na yung pagiging manipulative ni Zambujil kay Zardos. So, kinoconvince niya, binibrainwash niya na yun, masama yung tatay niya. And so on. And dito rin pinakita na parang sa pagkakaalam ni Zardos, ay napatay niya yung tatay niya, yung sarili niyang ama. And makikita mo yung, ano, yung intensity sa mata ni Martin Del Rosario. So yung acting na dito ay nag-shine. Masasabi natin nag-shine dito sa episode nito. And also itong episodes, nakita rin natin, nalaman natin na nawitin sa atin yung training, intensity ng training ng recruits. Obstacle courses, shooting exercises yung baril. Nakita natin kung sino yung mga nag-shine doon. Siyempre, expected si Steve. Nag-shine doon. Kasi nga, magaling siya bumaril. And also, si Mark. Doon naman sa martial arts, nakita natin nag-shine. Siyempre, si Jamie. Diba, yung mga ninja moves. Tapos, dito rin sa mga episodes na to, nakita natin na si Little John gusto mong sumali sa kanyang mga brothers sa pag-train at mapabilang siya dun sa core team ng Vault S5. Siyempre, diba, alam naman natin makakasama talaga si Little John. Pero ano yung magsaspark dun na parang way para makasama siya dun sa core team, yung core 5. So malalaman natin dyan in the next few episodes pa. Pero dito, sa simula, yun nga, nagkaroon siya ng interest. And dito, nakita natin na talagang kung gaano siya katalino, nakaka-invent siya ng mga ways para maka-infiltrate sa base na pinagbabawal nga makita niya. Pero nagagawa pa rin niya para kasi genius nga siya. Bozanian genius. Yung Bozanian blood, itong mga magkakapatid na to. So may mga special skills sila. And si Little John nga, sa utak. So nakaka-invent siya. May cloaking device na tatago niya sarili niya, di ba? And dito nga, nakita natin yung relationship niya with Dr. Smith.
sa paggawa niya kay, di ba, tinatago niya yun. Si Octo 1 yun, halatang halata. Halata, di ba, nakaka-cover, pero si Octo 1 yun. Yung Octopus na robot. Kung siyempre familiar kayo sa anime, yun, nakikita niyo yung parang sidekick ni Little John na robot na, oh, na lumilipad. Parang drone. So, ngayon, drone na tawag niyo dati, di ba? Napaka-advanced ng Voltes 5, na-invento na nila yung drone. Ngayon, marami na tayong nakikita ng drone. Kung saan-saan, di ba, ginagamit. Anyway, so high-tech talaga yung Voltes 5. Eh, simula pa lang. May, ano na siya, future vision. Meron na tayong na-witness na, yun nga, yung mga romance, yung mga blooming romance. Hindi lang kay Steve and Jamie, no, na yun naman talaga yung hinihint dati pa, even before the cinematic or the movie was released and the series, meron na mga hints dun sa trailers na nagkakaroon ng mga parang love angle. And syempre, alam naman natin, di ba, mga teleserye tropes ng Pinoy, sasama nila yun. Na iba, syempre, mga purist Voltes 5 fans, medyo against doon, pero wala tayong magagawa, kasama yun, kailangan natin makuha yung ibang mga fans. Hindi lang para doon sa purists and also casual teleserye fans, kailangan makuha. So, yun, kaya may mga love angle. So, hindi lang kay Steve at Jamie nagkakaroon ng ganung klaseng scenes, pero na-witness din natin si, of course, Sandra kay Zardos. So, meron din, may love team din na nabubuo sa buzay niya. Diba? May mga scenes sila na mas parang mas kinikilig pa yung mga tao doon kaysa dun sa mga earthling love angles. So, dito na-witness natin yun. Ngayon, may very significant yung isang training sequence na pinagdaanan nila, no, ng mga recruits kasama si mga Armstrong brothers, na yung sa huli yung parang final test nila, yung parang yung melee, yung parang Royal Rumble nila with the soldiers. Mas very significant na scene doon, yung binaril siya nung nabubuli sa kanya soldier, di ba? Yun yung isa sa mga napansin natin, no? Na yun nga, binaril siya. And then, napansin ko lang na siguro pag-usapan natin later. Pero napansin ko, wala man lang yung implication. No? Mamaya, pag-usapan natin. I-discuss pa natin fully yung mga nangyayari doon. Pero yun nga, nabaril siya. And ang pinaka-highlight doon is, siyempre, alam naman natin, Bozain and Blood, is hindi siya tinablan ng bala. So, naka-recover siya agad, tinanggal niya yung bullet. Doon siya, nagtaka at syempre kinumpronta niya yung mommy dearest niya na si Mrs. Armstrong, si Mary Ann Armstrong. And yun din, nagtaka rin si Big Bert, di ba? Si Big Bert, wala silang mga galos. And may isang eksena nga pala rito na tinesting din niya si Big Bert, binaril niya sa legs. Ganun din, di tinablan. So, yun nga, kinumpronta nila yung nanay nila na todo deny. Kasi nga, syempre, ayaw niya na unang-una kumalat yung balita. Masyadong controversial kasi pag kumalat yung sa base yung balita na may Bozain and Blood, yung magkakapatid, magkagulo. Kasi parang conflict eh, di ba? Kasi kalaban nga nila yung Bozain and Empire. Tapos ito yung pamilya pala niya, may Bozain and Blood. So, yun yun. Ano pa? Si Little John, as a genius, gano'n, na-figure out. Parang gusto pa nga niyang blackmailing si nanay niya para in turn, isama siya doon sa team na talagang maigpit si Mary Ann Armstrong. Ayaw niya nga ang kasama, yung magkakabatid. Eh. Kasi nga, ang siyempre, typical mom, ayaw niyang masama sa gulo yung mga anak niya. Baka madelikado, maiwan din siya kagaya ng pagkakaiwan sa kanya ni Ned. Di ba? Bumalik sa buhay niya. Parang niisip niya baka i-search yung magkakapatid. Sumunod yung magkakapatid sa buhay niya. So, ayaw naman niya na mangyari yun. Parang talagang masakit naman para sa nanay. Di ba? Iwan ka. Although, may rason naman na
kung bakit bumalik si Ned doon. Pero syempre mahirap talaga para sa mom, sa isang nanay, yung lalo na yung mga anak niya na napunta sa delikadong situation. Lalo na kay Little John, napakaliit. Hindi naman niya talaga papayagan yung basta-basta sumali dun sa ano. So, meron ding eksena rito na si Little John ang gamit yung telescope niya, nakita niya may mga para mga suspicious activity sa moon. Mga explosions and all that, para talagang na-figure out na niya ni Little John na may impending invasion. Hindi pa na naman nila alam at this point. Pero may mga hunch, may mga conjecture yung bata kasi nga genius. And then dumating tayo sa last episode, and ito yung pinaka ewan ko yung decision nila dito. Parang alam mo yung last day, yung episode 10, nasasabi natin is parang inedit lang siya na episode 1. So yun yung medyo maraming na tick off dun sa nangyari na yun. Mga few scenes lang ang bago, medyo nag-reuse ng mga scene na medyo edited lang ng konting scene. Pero yun din yun eh, parang talaga nagsistretch yung GMA dito, nagsistretch yung production. Binibitin tayo dun sa labak kay Doku Gaga na sinimula nila sa episode 1 na binito. Anyway, tapos yung another key point na hindi ko na-mention kanina is the fact that kaya pala sila yung napili dun sa pagiging core group, no? Si Steve, Big Bird, Little John, Mark. Eh kasi naglakwatsa yung rest of the recruits. Hindi sila sumama, sila yung naiwan. So, no choice, sila yung kinuha. So, okay naman yung logic na yun. Parang maraming magaling pero sila yung naiwan, sila yung kinuha. So, destined talaga sila na mag-pilot ng Voltes vehicles. So, yun yung mga nangyari episode 6 to 10, no? And yun nga, yung girlfriend din. Ito pa. Girlfriend ni Steve, nagsiselos na kay Jamie kasi nakikita niya parang may something, may tension dun sa area na yun, Steve and Jamie. So, ito yung mga nangyari. So, bitin pa rin, wala pa rin yung labang kay Doku Gaga, hindi pa rin natuloy. Na medyo kinasasama na loob ng ilang mga fans. Sa akin, personally, talaga I'm here, I'm in it for the ride. Parang hindi ko na pinapansin yung gano'n. Dahil napanood ko na rin naman sa cinematic experience yung ano eh. Yung nangyari, yung laban nila. So, siguro may mga bago ring scenes na wala dun sa movie. Kaya excited pa rin ako. Gusto ko makita yung kung ano yung version dito sa TV na papalabas sila. So, yun yung mga nangyari. No? Napansin na naman natin yung mga, anong mga implications ng mga decision na ginawa nila dito sa series, no? Napansin ko lang dito yung pa rin, no? Yung acting ni Mark, no? Ni Radson Torres. No, pinuri ko siya dun sa cinematic experience, mga scenes siya na sa cockpit. Medyo okay naman siya. Pero dito, yun nga, yung pa rin medyo stiff, yung mga stiff parts pa rin siya. Siguro nga mga early scenes to na nakuna. May ganun yung ano, ganun yung lumabas. Parang kailangan pa niyang matrain talaga para sa proper yung ma-immerse dun sa character. Pero ano naman, may mga improvements along the way. Feeling ko as the series progresses nga, gi-improve pa rin yung acting niya dito. Makikita na rin. Pero ito, early on, siguro yung mga na-shoot na early scenes. Ito. And parang kine-question ko yung sa soldier. Parang, di ba, binaril si, ano, si Steve. Hindi naman din niya alam na, ano yun, invulnerable sa bullets. Di ba? Talaga may intent to kill yung soldier na yun, pero hindi man lang nila ni-reprimand din. Parang logically, parang sabit para sa lalo na yun, anak ni Mary Ann Armstrong yung binaril. Tapos ganun lang, parang lang matago yung secret. Ganun lang yun. Di ba dapat, ano yun, parang
discharge or ano talaga siya, dismissed na sa tungkulin na yun dahil may intent to kill. Yun lang yun, para may medyo sabit yung butas din sa story na yun. Also, dito nga yun, parang papakita natin na si Little John isasama na dun sa team. Marami nag-question, may uniform na kaagad siya. So, kaya sa akin naman, siguro, na-predict, gusto din talaga ni Dr. Smith na isaling bata. Pero logically, natingin ko ah, realistically pala, eh, wala namang mom or mother in their right mind, kahit pa genius yung anak mo, na isasali mo sa isang team na lalaban sa alien invaders, at pagmamanehuin mo ng high-tech flight vehicle na wala namang physical training, parang labo. Diba? Although genius, diba? Genius nga si Little John, super genius, ganun na sila ka-confident, diba? Para pasali, eh, anak pa rin niya yun. Parang, logically, parang it doesn't compute. Parang ganun. Siguro sa akin, kung ako yung nagsulat nun, ang gagawin ko para magkaroon ng medyo sense, sa akin, ha, ito personal ko lang naman ito, gagawin ko doon, itinakas niya, no? Little John yung frigate. Itinakas niya, so walang choice sila. Diba? Total, nakaka-infiltrate naman siya sa mga ano, kasi may technology siya. No? Ingenious ka na kasi siya. So nakaka-infiltrate siya dun sa mga facilities, sa hidden rooms and whatnot. So gagawin ko, kung ako yung nagsulat lang nun, itatakas niya yung frigate. So no choice, nilinapad na niya. And dun, at that same time, mapuprove na niya na kaya pala niya. So yeah, medyo may mas logical explanation kung ba't napasama si Little. Hindi kagaya ngayon na talagang sinama lang nila. Dahil super confident sila na kaya ng bata. Parang, anyway, nonood pa rin naman ako. Okay pa rin sa akin. Napansin ko lang na medyo may mas proper way sana na introduce, na pasok yung logic na si Little John kasama doon sa teammate. Parang 10 years old lang. Although genius nga. Super genius. Pero yun pa rin. Physical training. Diba? Anyway, yun. So, bitin pa rin. Yung laban, no? Inaabangan talaga ng mga tao yung laban. No? Karamihan sa nakausap ko. Na inip na inip na. 2 weeks na raw ang lumipas. Talaga super stressed. And galit sila dun sa last episode. May mga galit. Ako sa akin, yun nga, pinalalagpas ko na lang. Tinitignan ko. Kasi kung saan talaga papunta tong ano eh. Kasi nga, I'm such a fan of Voltes 5. And yun. Gusto ko pa rin talaga makita kung saan papunta to. Saan papunta yung series. Kung ano yung mga ginawa nila. And yun nga, nabanggit ng isang friend ko na wag yung mindset mo dito sa series nito, pag nanonood ka, huwag mong isipin na siya yung definitive version ni Voltes 5. Diba? Kalimutan mo na muna yung anime. Ang isipin mo, this is an alternate version or alternate story involving Voltes 5. So, it's an alternate story. Yun na lang isipin mo. Kasi pag inisip mo lagi yung reverence sa anime, gusto mo lagi ma-represent na maigi yung anime dito sa live action, eh, madi-disappoint ka kasi nga, iba yung gagawin nila dito. It's an alternate story. Gawin mo na lang, parang isipin mo, alternate universe na Voltes 5 story, di ba? Yun na lang isipin. Sa akin, comparable na siya sa ano, mga CW shows. Diba? Yung mga sa Supergirl, Legends of Tomorrow. Alam niyo yung mga yung shows na yun, porket nasa Amerika o American made, American produced series with bigger budgets. Hindi naman nangangulugan na perfect sila, di ba? Hindi naman nangangulugan mas maganda sila dito sa Voltes 5. In fact, ako nga personally, sa tingin ko, yung graphics ng Voltes 5, yung CGI niya, mas maganda pa dun sa ibang
mga lumabas na CW shows. No. Mas maganda para sa akin. Mas ano, talo pa nila in some of the scenes, some of the stories, talo pa nila. And then yung acting on par pa nga sa ano, CW shows. Pag nanonood kayo nun, may mga cringy yun rin, acting din doon, kahit mga Amerikano yun. Hindi lahat sila mga pasado rin yung acting. So ano, nandun na tayo on par. Yung nga nakaka-proud din. Kasi unti-unti, umakit na yung level ng quality ng Philippine shows. No? Hindi lang po drama, hindi lang sa yung production values niya, tumaas na. Napansin nyo ba yung color grading ng mga shows? Ang ganda na. And considering yung GMA to, di ba? Masyadong masama yung track record niya ng mga previous shows. Para sa studio lang lagi kinukunan, di ba? Yun yung parang pinaka-comment ng mga critics para dito sa GMA shows. And pansinin nyo, di ba? Yung mga backdrop sa busay niya, yung sa skull shift, yung sa skyrock. Yung interior ng Skyrock, diba? Maganda yung gustong-gusto ko yung holographic effects na ginagamit nila, no? Pag binu-view nila yung Terra Earth 2. Wow, ganda, diba? Tapos, ang maganda dito, naka-conceal or naka-camouflage nila yung para mga cardboard, ano na, sa background. Para meron, diba? Usually, yung mga previous series ng GMA, di ba? Kita halata-halata mo, parang high school produced, ano lang, high school produced programs lang, di ba? May mga cardboard, background, yung mga... Anyway, ito, na-conceal na kasi nga gumagamit sa CGI, maganda yung CGI talaga. Naka-conceal nila yung mga kung saan yung may weakness sa background. So okay talaga pasado. Maganda din yung pagkakaano. Siyempre hindi perfect. Huwag kayong maghanap ng Game of Thrones dito. Tsaka ma-achieve natin yan. Supportahan lang natin siguro lagi. Yeah, kailangan lang naman nila yung ano, na malaman na maraming nanonood, maraming nagsusubaybay para pagandahin pa nila lagi, lalo yung series. Diba? Yung mga series. Sa suporta na natin itong Voltes 5. Kung gusto nyo makita Dimos na matuloy, eh kailangan manood tayo lagi dito. Tiisin natin muna yung mga stretching ng ng palabas nila. Okay naman eh. Okay, sa akin, okay pa rin. They're on the right track. May mga stretching na nagagawa, pero isipin na lang natin, malaki kasi nagaso sa ano, sa pag-produce niyan. So, kailangan nilang bawiin din. Di ba? Yung iba nagreklamo, yung ibang mga viewers, sobrang dami na commercials. Ayan nyo na, kailangan nila din para makabawi sa ano, sa production. Kung wala nun, baka hindi matuloy yung ano, yung Dimos. Story makita yun. So, yun ang review natin. Okay pa rin naman sa atin. May mga hiccups, pero expected naman yun. So, yun ang mga nangyari. 6 to 10. Okay pa rin siya. Wala pa rin yung laban kay Doku Gaga. Siguro itong parating na ano, biglang babawi na sila sa action. Sana. Fingers crossed. Bawi sila sa action. And there you go. That's my quick review of episode 6 to 10 ng Vault is 5 Legacy. And sana nag-e-enjoy pa rin kayo. Supporta natin GMA and Vault is 5 and production ito para yun, tuloy-tuloy at magkaroon pa ng maraming series na ganito. Ayaw naman natin, syempre, ng puro drama series lang. Diba? Gusto natin may iba, action, sci-fi. Ito na yun. So, support Voltes 5 Legacy. So, thank you so much for watching. Please like, comment, and subscribe to our channel. And never forget to hit that notification bell for announcements of future episodes, unboxing, and other special episodes, and review, movie reviews, TV reviews. TV episode reviews and whatnot. And also, if you like toys, please do visit our Facebook page, www.facebook.com/toyfriendly. And again, thank you so much. I'll see you in the next episode.